Magandang araw mga kapatid. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ngayong araw ay Martes, Mystery of Sorrow, Sorrowful Mystery po ngayon. Huwag kayong mapagod sa pagdasal ng banal na rosaryo. Dahil yung magdadasal ay hindi maimpyerno. Pero yung hindi magdadasal ay palatandaan na po yun na saan tayo tutungo. So, lalong-lalo sa ating panahon ngayon na kailangan tayo ng dasal. So, huwag kang mapagod sa pagdasal. At ang rosaryo ay paulit-ulit para yan ma-destroy ang paulit-ulit natin ng mga kasalanan against sa ating may kapal. So, ngayon ay buwan ng Rosaryo, Oktobre. At October 7, fiesta po sa Banal na Rosaryo. Sa Lila, fiesta sa Lila at sa Turil, Davao. Santo Rosario Parish po, yung bago nating dinadalaw. May totoong kwento na isishare ko sa inyo. Merong pamilya na nagsalaysay sa atin. Ang ganda ng storya niya dahil yung pamilya nila ay kinakita, galing siya sa ang kapatid natin na galing kasamahan natin, kinatikayos niya yung buong pamilya nila na dapat tayo lahat ng mga object o mga non-Catholic belief, non-Catholic practices ay dapat natin itakwil, dapat natin i-renounce para hindi tayo ma-contaminated sa mga occult objects na merong occult spirits. So kinakitikais nila, no? Ang pamilya niya. At nakikinig naman yung isa sa mga relatives nila at sinabihan na kapatid, magtayo kami ng bahay o kilaban na yung mga pamahiin, usually yung mga pamahiin natin, maglibing tayo ng mga occult objects at mag-ano tayo ng pera, mga sinsilyo, matapos ng blessing sa pari, ating isablig na to, ipang-itsa na to, no? Itapo natin sa buong paligid. At ano nangyari mga kapatid? Ano nangyari? Sabi niya, hindi yan maganda, no? So pinuntahan nila yung bahay nila, dapat magtawag tayo ng pari for blessing. Hindi albularyo dapat tawagin natin, hindi yan maganda. Hindi yan turo ng simbahan. At ang turo ng simbahan, bawal talaga lumapit sa mga albularyo. So, ang nangyari mga kapatid, ito ang nangyari. Pinuntahan nila yung bahay nila at nakita nila yung green na Santo Niño. Yung green Santo Niño pala ay paswerte po yon. Hindi po yon devotional Santo Niño. May saan ba ito galing? Tinanong niya yung pinsan niya, saan ba ito galing, dapat ma-renounce po ito dahil superstitious belief po yan. Kung ang ating buhay isasalalay natin sa mga pamahiin o tuo-tuo. Sabi naman ng mga relative niya sa hindi yan maganda. Maganda yan dahil sa pag take ko ng exam, may tao na nagbibenta niyan sa amin. Sabi niya, kung gusto mo ng swerte, bilhin mo itong Santo Ninyong ito, green na Santo Niño. At dahil diyan nakapasa ako. Kaya nga very sentimental value yung green na Santo Niño sa akin.
At kaya nga nakapasa ako sa board exam. No. At sabi ng kasamahan natin, dahil kinakritikize niya yung pamilya niya, hindi maganda yan. Dapat ang ating pananampalataya ay hindi mababatay sa mga superstitious belief. So anong nangyari mga kapatid, hindi na-convince ng kapatid natin yung relative niya. Sige, yan ang posisyon ninyo, nare-respetuhin ko na lang yan para walang gulo. So magdasal na lang tayo sa loob ng magdasal na lang tayo sa loob ng dito sa loob ng bahay ninyo, magro-rosaryo tayo. Alam nyo, walang rosaryo sila. Ang kanyang anak na babae ay parang may kaibang na galaw. Unusual na galaw. Hindi na siya nag-sali sa pagdasal ng rosaryo. Doon na nakikita nila na kaiba yung ginagalaw ng anak mo. Hindi nag-recite ng rosaryo at wala na sa sarili. Hindi na parang tulala. So sabi ng kaibigan natin, so subukan natin i-liberance ang bahay ninyo. Sige, i-liberance natin yung bahay ninyo dahil family circle lang sila. So nagsimula na sila ng mag-deliverance. Alam nyo, sumigaw yung anak niya at nawala sa sarili. Maraming sinasabi pero wala sa sarili mga kapatid. At nung linagyan nila ng mga sacramentals ang bata nila, nag-react na. Hinaharas pala ng demonyo yung bata niya. At sabi niya, sige, renounce nyo itong santo ninyo na green. Pag-renounce, ang batang ito ay sumigaw. Grabe. Nung binibreak ng seal and consecration sa santo ninyong green, grabe ang reaksyon ng bata. At sabi niya, tingnan nyo, kahit itong parang religious item, pero hinahaluan, na-contaminate na tayo dahil sa santo ninyong green na po ito. Fortune for bright future po ito. Lucky charm ang nasa likod po nito. Paswerte. Kung ang ating faith ay nahaluan na ng mga superstitious belief, contamination na po yun sa ating dalisay na pananampalataya. Alam nyo, nung binibreak nila ang seal and consecration ng santo ninyong green na ito, grabe, sumisigaw ang bata. Grabe ang pagka-wild ng bata while binibreak yung santo ninyong green. No? Dito makikita natin na yung kaaway natin ay magaling talaga. Sasakyan nila yung mga religious item natin na to save us. Anong pakay nila? To deceive, to deceive us, to destroy us. At yan ang katotohanan po. Then sato lang yung attack ng demonyo sa ating lahat. Parang sato lang. So mag-ingat tayo sa mga seemingly religious item, lalong-lalo na yung mga religious item na sa online na blessed na. Delikado po yun. Dapat magpa-bless kayo sa pari bago nyo yung bibilihin ninyo ay hindi blessed na. Dapat bago nyo bilhin ay hindi yan blessed. At alam nyo, pumupunta sa office yung buong pamilya at dinala niyo ng santo ninyo. At sa awa ng Diyos, hindi na nag-react ang bata na binigyan natin ng series of deliverance and exorcism. Nung na-dispose na yung green na santo ninyo, okay na yung bata hanggang ngayon. Kasama ng magdasal ng banal na rosaryo. So, ang ganda ng balita na nadinig ko galing sa ating mahal na kapatid. Galing po yun ni Brother Eugene Ghostfighter na sharing. No? Ang ganda.
So araw-araw magsishare po ako, from time to time magsishare po ako para makatikais natin. Yung mga santo ninyo na may pera, ilibing nyo na yan. Ang santo ninyo na dapat natin na gagamitin ay itong santo ninyo na ito. Tingnan nyo, itong santo ninyo. Ito. Nandito ako sa loob ng katedral po. Ito po ang dapat na gamitin natin na santo ninyo. Ito po na santo ninyo. Ang dapat natin gagamitin at i-promote yung santo ninyo de Praga, pwede. Ito, Senior Santo Ninyo de Cebu. Ano yung Sara? Ito ang dapat i-promote natin. Yung santo ninyo ito ang dapat i-promote natin. Ito si Senior Santo Ninyo. Pero mag-ingat din dahil itong santo ninyong ito ay ginagamit din sa mga albularyo. Kung ang santo ninyo ninyo, nagamit ninyo, kahit pa ganito na santo ninyo ang gamit ninyo, kapag galing sa mga albularyo, delikado din. Delikadong delikado. So dapat, yung santo ninyo ninyo, kahit devotional santo ninyo, kapag galing sa mga albularyo, delikado pa rin. Dapat, hindi na natin gamitin. Pwede natin ilibing. No? At pwede din natin i-deliverance yung santo ninyo na galing sa mga albularyo. Bakit po? Dahil meron kaming kaso din na possess siya. Dahil sa santo ninyo na ganito din, devotional santo ninyo. Pero tinanong ko siya, saan galing yung santo ninyong iyan? Sabi niya sa akin, Father, galing yan sa albularyo. Binibless ng albularyo yung santo ninyong iyan. Kaya pala, no? Na-contaminate ang santo ninyong ito. Dahil, galing pala ito sa albularyo. So, delikado pa rin. So, mag-ingat talaga. Mag-ingat, dubling ingat. Dagdagan ang ating pag-aaral sa ating pananampalataya para doble ang protection natin. So, kindly subscribe punto per punto YouTube channel natin dahil walang humpay, walang tigil ang pag-catechize natin dito sa ating at bili kayo sa Catechism of the Catholic Church, Fundamental of Catholic Dogmas, no? Dahil nandun lahat ng official na turo ng simbahan. Kahit pare ako, magtuturo ako na opposite sa Fundamental of Catholic Dogma, hindi pwede po yun. Delikado po yun. So, ang mag-prevail, hindi yung opinion ng pare. Ang mag-prevail, yung tunay na aral ng ating simbahan. So, sana may natutunan kayo sa maliit na katekisim natin dito sa ating programa sa DYFB. At shout out sa lahat ng mga walang humpay na nanonood. May tanong dito si John Irvin Lloyd Jusay, Father, may demonyo ba na nagpossess ginamit yung mga kasalanan mo na ma-deceive ka? Pwede. Dahil yung doorway natin, isa sa mga doorways natin ay ordinary attack. Yung ordinary attack natin ay kasalanan. Ang extraordinary attack ng demonyo, yung infestation. Ano ba yung infestation? May mga kasama ka na sa yung kwarto. At yung obsession, negative na yung pananaw mo sa buhay. Puro negative na lang. Wala nang makita na mga appreciation sa buhay. Suicidal tendency, demonic obsession. Yan po ay mga palantandaan. Bumibigat yung ulo mo, bumibigat yung katawan mo, demonic oppression po 'yon. Yung negosyo mo ay mahurot sa panukli, no? Maubos sa pagsukli. Ano pa? Opposition, total possession. So, yung apat po yan, infestation, demonic obsession, demonic
oppression, yung mga sakit na walang lunas, walang diagnosis sa doktor. At pang-apat is possession. So, yan lang sa muna, mag-bless tayo sa lugar, sa permanent office natin, dahil isasagawa na natin yung construction sa building. Salamat tayo ni Kuya Loreto Ardon at Ate Sheila Taghap sa pagbigay ng 1 hectare for the diocese, no? Binibigay nila sa diocese, hindi sa akin. Hindi dapat sa akin, kundi sa diocese po yan. Dahil yung ministry natin hindi pang sarili, no? Hindi sa Prodeo et Ecclesia, para sa simbahan po yan. At salamat sa nagpadala ng mga stars, no? So bago po akong ligo ngayon, no? So full tank, no? Sa pag sisirbisyo para sa simbahan at para sa buong katauhan. Na so meron tayong komentaryuhan sunod na mga araw, may ginagabala na mga aswang. Totoo bang na may aswang? Atin niyang itakol, mga kapatid, ha? Dahil marami ng mga revelation ng demonyo na hindi na natin matanggap, pero tingnan natin at ibigay natin ang sarili nating karanasan patungkol dyan. So fighting, may hinaharas ng aswang dun sa North Cotabato, at pakinggan natin yung kanilang yung video, okay? So kung may maaga kong makauwi mamaya, dahil meron tayong misa sa anniversary ng lolo ko. Lolo Lulalio namatay last year at isang taon na siya ngayon. So magmisa ako sa doon sa amin na lang, no, para ni lolo. Kauwi ako, no, private mass lang 'yon, no, para sa amin ng pamilya, para ni lolo ko. So idasal niyo, isali niyo sa dasal yung lolo ko. Lulalio. So fight Maria, to tax FD with a humble heart po. God bless.